Heroes. As a supporter of your candidate, can you share a specific experience in your candidate or in the campaign so far that has convinced you all the more that this candidate is good? Magandang tanong yan. Personal experience. Specific, ha? Personal na pinanguhugutan. Oo. As in, dapat yung parang... Bigyan ka ba ng wristband? May imagine niya yung kulay ng suot niya. Ganun. Go ahead. Yung ano yung personal, hindi naman ganun ka-personal, pero nakita ko lang ah, kung si Senator Noynoy, di ba, nag-retreat siya for 2 weeks ba? Or one week. Si President Estrada, nag-retreat siya for 6.5 years. Saan? Sa Tanay, di ba? So nakita ko doon sa, as a personal experience si President Estrada na doon kumbaga nag-transform po naman yung mga kailangan baguhin sa buhay ni President, po na yung mga reflections niya. Kaya sabi nga namin, nag-mature ng sobra si President Estrada sa loob ng 6.5 years sa Tanay, di ba? So doon sa sinasabi natin lagi na si President Estrada raw ay corrupt and incompetent, doon namin ito matutunay hindi dahil doon sa mga records niya, sa mga achievements niya. Kasi di ba tayo, mga kabataan, nung simulang pagmulat ng mga mata natin, nagising na tayo puro sa mga negative propaganda, sa mga maling mga balita tungkol kay Presidente Estrada. Hindi niya natin alam na tumaas pa lang GDP at GNP noong 1998 to 2001. Hindi natin alam yun dahil lagi lang negative yung pinapalabas. Hindi natin alam ng lahat ng mga achievements, ng lahat ng mga cabinet secretaries, lahat ng mga department agencies. Hindi natin alam yun. Lagi lang kasing mali at pinaparatang kay Presidente Estrada. At nung makita ko lahat ng mga records, personally, kung ma-interview mga cabinet secretaries niya dati, nagkwentuhan kami, mga light conversation lang, napatunayan nila sa akin na si Erop daw is a good manager and a good executive. Luis, ano bang karanasan mo kay, ano, kay Senator Noynoy Aquino? Parang showbiz ng tanong na yun. Pero siguro ang okay kay Senator Noy kasi who he is in public in TV is also who he is in private. No? He's a very down to earth, minsan niya may pagka-jologs, tapos basta you can feel the sincerity eh. It's and parang yun sabi ni Atom kanina na pedigree, parang if you see him, if you get to talk to him, wala talagang ganung air of being of a child of a hero and a former president. And I think that's what's great about him. And also he knows that his campaign is not just his alone. Eh. People are investing in him not only because they believe in him as a person and as a candidate, but also they see in him na this is an opportunity for all of us to participate. This is an opportunity for us to take our country's future in our own hands. And yun, I think all the more you get to know Senator Noynoy, the more you get to interact with him, the more you'll appreciate him. So if you want to get to know more about him, you can check out our website sa www.noynoy.ph. Yun naman talaga, sinisingit talaga yung mga ganun. Mahusay. Kung gusto ninyong lahat actually na maghigayat ng iba pang kabataan to join, later you can tell them. Aaron, ikaw naman, personal experience. Well, mas naging usap-usapan to sa campaign. No? Alam mo si Secretary Chodoro, he could have capitalized on the media mileage of Typhoon Ondoy and Typhoon Petit. When people were suggesting na, magdala tayo ng camera, magbuhat ka ng bata, magbuhat ka ng ganito, sabi na, no. That's the time that I felt that Secretary Chodoro was very professional about work. Siguro yun, iba sa inyo nakabasa na ng articles about Secretary Chodoro taking the MRT ride going to Camp Aguinaldo. And, eto, hindi ko alam kung maraming nakakaalam nito, Secretary Chodoro swam through the flood going to the headquarters of Camp Aguinaldo. Hindi nyo alam yan, kasi bakit? Ayaw niyang ipaalam sa tao. Kapag kasi gumagawa ka ng maganda, nagtatrabaho ka ng maayos, hindi mo kailangan papurihan ka ng ibang tao para gawin mo yung trabaho mo. Secretary Chodoro does his thing with or without media mileage. And yun yung kailangan natin. Kapag hindi tayo nakatingin, yung leader na mapagkakatiwalaan natin. Kaya ako, tumataya ako, tinataya ako ang kinabukasan ng pamilya ko, ng komunidad ko para kay Secretary Chodoro. I love it how all our youth spokespersons are so passionate about their candidates. What in stand-in, you know? Oo, talaga. Eto naman, Aaron, there's another question there. Yeah, we have one more over here. Thank you. Thank you, panelists. Great answer there. Well, we have Danica here from FEU. And Danica, her question is not really more on the candidates, but more on the panelists themselves. So Danica, what's your question? Well, as a youth, how can you encourage the other youth to exercise their
their right to vote and to choose the right candidate. Bakit pa kami dami bumoto sa inyong mga kandidato? Basically. Dahil yan sa saligang batas, di ba? Sinasabi natin saligang batas na kailangan natin bumoto, pero hindi lang dahil sinasabi na saligang batas, eh kailangan mo lang bumoto. Dahil lagi tayong sinasisi na ano ba klaseng leader yan, ano ba klaseng mga politiko yan, wala nang pag-asa ng Pilipinas. Lagi tayong sinasisi doon sa mga politiko natin, pero hindi natin ginagawa yung bahagi natin. So, napakalit na nga rin ang bahagi yung pagboto, hindi pa natin nagagawa. Sa ngayon, marami pa rin mga kabataan na hindi nakarehistro. Kaya ngayon pa lang, hinihikahit kong lahat ng mga kabataan na magparehistro at bumoto para sa ating kinabukasan, sa atin ito. Luis? You just have to realize na at stake here is not just Malacanang. No? At stake here is the future of the Philippines. And who's going to carry the burden if you have a bad future? Tayo kasi, yung mga matatanda, 10, 20 years, mamatay na sila. So, tayo rin yung pinakamaraming stuff at stake. So, and the reason na pare-pareho lang sila, I think, kay Senator Noynoy makita natin, wala talagang bahid ng kahit anong corruption issue, walang bahid ng kahit anong misdemeanor. So, walang duda dun sa sinseridad na meron siya sa pagtakbo niya bilang presidente. So, inikayat ko rin kayo hanggang October 31 na lang ang registration. So, onting panahon na lang, mahaba na yung mga pila, so dating kayo ng maaga. Thank you. And Aaron? Mahalaga po na maging bahagi tayo ng solusyon. Hindi na dapat tayo maging bahagi dapat ng problema. At ito ay isang paraan para maipayag natin sa gobyerno na ito ang klase ng leader na gusto kong mo po. Tumaya tayo sa kinabukasan natin. Huwag tayong maupo. Ikampanya natin yung mga kandidatong pinaniniwalaan natin sa sarili nating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating lokalidad. Maraming magagawa ang maraming boses. Ang boses ng kabataan dapat marinig ngayong eleksyon. Dapat hindi lang kayo bumoto, dapat ikampanya rin yung kandidatong pinaniniwalaan nyo. Sapagkat, 6 na taon pa ba tayo magtitiis? 6 na taon ba uli tayo magpaparanas ng ganitong klaseng pamumuhay? Tumaya tayo para sa kinabukasan natin. Ang hamon, bumoto, magparehistro. Maraming salamat kina Gino, Luis at Aaron. Up next, ang mga pambatong kabataan naman nila Senador Chis Escudero, Senador Jambi Madrigal at Senador Richard Gordon sa pagbabalik ng YSP. Lang sa YSP. And now, Atom, it's time to meet our second batch of youth representatives para sa ating mga would-be candidates for 2010. Una na dyan for Senator Chis Escudero, spokesperson of Youth for Chis, Robin Garcia. Para naman kay Senador Jambi Madrigal, spokesperson ng Youth for Jambi, si Cariz Espena. At kasama natin for Senator Richard Gordon from the Bagong Bayan Youth Group, si Shills Andres. Welcome, Robin, Cari, Shills. Okay, nakita niyo naman ang ating first round. So by now, sana warm up na kayo ng konti. Paano niyo mahihikayat? Let's say yung mga kabarkada niyo, yung mga friends niyo talaga, bakit nila kailangan supportahan si Chi, si Jambi, at si Gordon? Go ahead, Robin. I think what we need right now as elections would be two things, no? Firstly, would be a well